Ang kwarto ay sandigan ng isang tao, lalo na kung pagod dahil dito tayo namamahinga mula sa ating nakakapagod na araw. Kaya naman gugustuhin natin na ito ay komportable. Ngunit mga kapakbit, pwede mo itong gawing maswerteng kwarto gamit ang feng shui. Sa feng shui, ang kwarto ay ang pinakaimportanteng parte sa bahay mo na lapatan ng mga maswerteng gawain o kagamitan. Dahil sa bandang huli, sa kwarto mo madalas na uubos ang oras mo dahil sa trabaho o mga ginagawa sa umaga. Ang mga katangian ng isang maswerteng kwarto ay mapayapa, nakaka-relax at balanse. Mapapansin natin na komportable ka kung maayos ang gamit mo at ito ay nasa tamang pwesto. Kaya gawin natin ang mga ito. Sinasaad na sa pamamagitan nito at sa tulong ng feng shui, ang maswerteng kwarto ay maghahatid ng magandang kalusugan, swerte at tagumpay. Ilista na sila mga kapakbet para magkaroon ka ng maswerteng kwarto. Una, mga kapakbet ay tanggalin ang mga nasa ilalim ng kama. Hindi maganda na may mga kagamitan sa ilalim ng kama mo. Mahihirapan kang linisin ito at higit sa lahat, hindi nakakadaloy ng maayos ang positibong enerhiya sa loob ng kwarto. Kung walang mga gamit sa ilalim ng kama, magkakadaloy ng malaya ang enerhiya habang ikaw ay natutulog, kapakbet. Pangalawa ay ang pagbili ng headboard. Ang headboard, mga kapakbet, ay ang ulo ng kama mo. Ito lamang ay para sa mga walang ulo ang kama. Maaari kang gumawa o bumili. Sinisimbolo ng headboard ang katatagan at suporta, mga kapakbet. Siguraduhin lamang na ito ay sakto sa kama mo. Sunod naman ay ang tamang posisyon ng kama. Hindi lang basta-basta nilalagay ang kama, mga kapakbet. May tamang posisyon dito para gumana ang swerte sa loob ng kwarto mo. Halimbawa na lamang ay hindi dapat ito nakatapat sa pintuan ng kwarto mo. Dahil kung nakatapat, maaaring sobra-sobrang enerhiya ang mapapas sa iyo at ito ay masama. Dapat balanse ang lahat. Mainam na makita mo ang pintuan habang nasa kama ka. Basta't hindi nakatapat ang kama mo rito, mga kapakbet. Ikaapat ay ang paglagay ng mga pares na gamit. Sa feng shui, mga kapakbet, ang mga pares na bagay ay nagbibigay ng pagkakaisa. At dahil mayroong pagkakaisa, maayos ang daloy ng mga enerhiya at tiyak na ito ay swerte. Halimbawa na lamang ng mga pares na kagamitan sa kwarto ay ang maliliit na mesa o nightstand. Kung mayroon sa kabilang gilid ng kama mo, mainam na mayroon din sa kabila para balanse. Sunod naman ay ang paggamit ng tamang kulay. Ang tamang kulay para sa kwarto mo ay dapat kalmado. Hindi pinapayo ang mga matatapang na kulay dahil maaaring magdulot ng mga sharp energies o chi. At ito ay makakaapekto sa daloy ng enerhiya. Maaari kang gumamit ng mga neutral colors at pwede rin ang mga kulay na nagre-representa sa 5 elements ng feng shui. Sunod naman ay ang gumamit ng mga maaaliwalas na ilaw. Katulad sa mga kulay sa ating kwarto, kinakailangan din na ang ilaw ay maaliwalas. Hindi masakit sa ating mga mata, kapakbet. Hindi rin pinapayo ang mga matatapang na ilaw. Dagdag na payo, mga kapakbet. Napakabisa kung ang ilaw ay natural. Kaya minsan-minsan buksan ang mga bintana para pumasok ang ilaw galing labas. Ang pinakahuli ay ang pagpili ng mga nakaka-inspire na mga kagamitan o paintings. Ang tinutukoy dito, mga kapakbet, ay ang mga bagay na kapag tinitigan mo ay magkakaroon ka ng positibong paningin sa buhay dahil nakaka-inspire ang mga bagay na iyon. Halimbawa ay ang mga paintings, mga libro, imahe ng kalikasan, kapayapaan at iba pa. Maganda na ilagay mo ang pinaka nakakainganyong bagay sa kama mo para pagising mo, ito agad ang makikita mo. Maliban sa mga nabanggit, mga kapakbet, maaari ka ring maglagay ng mga pampaswerteng kagamitan sa loob ng kwarto mo. Hindi pinapayo na may salamin na nakatapat sa kama mo. Hindi rin minumungkahi na madaming halaman sa loob. Kinakailangan na balanse lamang. Nais nating lahat ang isang magandang kwarto at hindi lang simpleng kwarto. Dahil pwede itong gawing maswerte gamit lamang ang mga nabanggit. Napakahalaga ng ating mga kwarto, mga kapakbet. Kaya napakahalaga rin na bigyan natin ito ng alaga at importansya para maging swerte at swertehin ka na rin sa iyong buhay. Ngunit paalala na ito ay gabay lamang dahil nasa ating desisyon pa rin kung paano patatakbuhin ang buhay. Tandaan lamang na samahan mo ito ng sipag, tiyaga, pagmamahal at pananalig sa Diyos para maging maayos ang lahat at magkaroon ka ng isang maswerteng kwarto, mga kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal.
hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbit!